Praise God. Hallelujah. Good evening, everyone. Good morning naman sa ibang bansa o good afternoon saan man kayo naroon. Praise God. Hallelujah. Ang sarap ng worship, no? Every time we worship God, talagang nakaka-encourage, nakaka-uplift ng soul. At kung ano man yung mga nakikita natin na mga malabo, no? Sa mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi may mga ginagawa ang enemy para ma-distract tayo. Every time we worship Him, yung mga bagay na nasa heart natin, nasa isip natin, eh, napu-pull down, no? Nawawala. And it's because of the presence of God. Amen. So I encourage you, kahit saan man kayo naroon, ano mang ginagawa ninyo, you can worship Him. You can worship Jesus, you can worship God. Amen? So, tuloy-tuloy po tayo sa ating po pag-aaral at nakakatuwa po, nakaka-bless dahil last time na narinig ko ay about faith, no? And thank you sa nag-share ng message na about sa ano natin, decreeing and declaring, confessing God's word and releasing God's glory. At ito ay nakikita ko na nangyayari sa buhay natin. Amen. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. So, we have two openings. If you have your Bibles with you, basahin po natin ang 1 Peter chapter 2, verse 9. Sabi dito, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy." Beloved, tinawag tayo ni God na, beloved, sabi ni Peter, "I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshy lust which war against the soul, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evil doers, they may, by your good works which they observe, glorify God in the day of visitation." Let's pray. Father God, thank you. Thank you, Lord God, for your presence. We ask the Holy Spirit to speak to us. We ask the Holy Spirit, our teacher, to minister to each one of us, Lord. Sa mga oras na ito, inikilala ka namin, we acknowledge your presence, we acknowledge you are a great teacher, our great counselor, comforter, strengthener, our guide, our defense. Minister to each one of us. Speak to us, Lord. Help us, Lord, to understand your ways and your thoughts in Jesus' name. And everyone said, amen and amen. So, ang tema po natin ngayong month ay protecting the atmosphere of believing. Kaya, I appreciate yung mga nag-share po last time, no, yung month ng April natin, more on declaration and decreeing, confessing and releasing God's glory, confessing God's word. At nakita natin na ito po ay macha-challenge tayo, di ba? Katulad nga nung last Thursday. Sabi ko, ba't hindi kaya ako nag-preach? Kasi nung last Thursday, di ba ako yung ano, yung assigned? Kaya etong preaching ko, pang Thursday pa to. So, yung mga magpipreach po ng month ng April, antayin po ninyo kasi ang ganda po ng pag-uusapan natin, no? Protecting the atmosphere of believing. Kasi ang dami talagang mga distractions, no? Okay. So basahin naman natin yung ating another text sa Matthew chapter 4. Sabi dito, Matthew, where are you? Okay. Sabi dito sa Matthew chapter 4. Let's back up Matthew chapter 3. Verse 15. I'm sorry. "But Jesus answered
and said to him, sabi dito, ano mo sabi dito? Teka muna, wait po ah. I know no. Verse. Okay, sige. Sabi dito, permit. But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill our righteousness. Then he allowed him. Verse 16, chapter 3 in Matthew. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven, saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Tandaan po natin yan, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Chapter 4, verse 1. Let's read. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Imagine, Jesus was in fasting 40 days and 40 nights. Grabe yung ano yung hindi lang basta hindi lang basta ano ito no nagutom siya no. I think this is extremely ano hunger no. Sobrang ano to mahina na yung katawan niya no nagugutom siya and then tinempt siya ng enemy. Ang gusto kong sabihin sa atin dito is we need to pass the test. Can you imagine gutom na gutom ka tapos biglang darating yung enemy to test you kasi doon malalaman kung ano yung nasa loob natin. Amen. Katatapos lang ng baptism ni Jesus, na nagkaroon ng water baptism and then makikita natin doon na yung identity ni Jesus as God's beloved ay pinagtibay no, pinatotohanan ng kanyang ama na siya ay mahal na mahal ng Diyos, mahal na mahal ng kanyang ama. Sabi doon, this is my beloved son in whom I am well pleased. Pero kahit yung identity ni Jesus as God's beloved ay itinest ng enemy. Makikita natin dito ang sabi ng enemy. Now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of Man, command that these stones become bread. Many times no sa atin may mga panahon na dumarating yung mapapaisip tayo na totoo ba to, di ba? Nagda-doubt tayo. Tandaan natin kapag mayroong ifs, may buts, yung ating doubts, may darkness. Tandaan natin, God is light and there is no darkness at all. Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 5. Kaya pag mayroong doubts, mayroong darkness 'yan. Kung mayroong ifs, Lord, matutuloy pa ba ako sa ano sa pupuntahan ko? Let's say punta ka ng US, yung visa ko, Lord, mga ganyan. Matutuloy pa ba, Lord? Pag may mga ganyang doubt sa isip natin, we need to hear the word kasi tinetest ng enemy kung ano yung nasa heart natin. Okay? Gagaling pa ba ako? Lord, magiging successful pa ba ako? Totoo ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Diba? Inasasabihin ng enemy. Sabi niya, if you are really going to be healed, if you are really going to be successful, yan yung i-challenge niya sa atin. Sabi niya dito, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong bato na ito, gawin mong tinapay. Pero ano sinabi ni Jesus? But he answered and said, it is written. So, anong sinabi ni Jesus? It is written, ang sinabi niya yung salita ng Diyos. Okay? It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kita natin yan sa Deuteronomy. And then, dinala siya ulit ng enemy.
sa pinakel or sa temple, sa tuktok ng temple, and then sabi niya, sabi ng enemy doon, then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give you, he shall give his angels charge over you, and in their heads they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, it is written, you shall not tempt the Lord your God. So makikita natin dito na sinabihan na naman siya ng enemy, if you are the son of God. So kung makapapansin natin, second time siya sinabihan, or second time siya tinest ng enemy, ang laging sinasabi ng enemy, if you are the son of God, if you are if you are the son of God, so inalis ng enemy yung beloved son. Tandaan natin, tinawag ni Daddy God si Jesus as his beloved. Pero ang sinabi ng enemy, if you are the son of God. So another attempt ng enemy is to attack his identity. Tandaan natin, we are God's beloved. Amen. Kaya ngayon lagi natin kinakanta, ito yung paboritong-paborito ni Doc Vanessa, ni Pastora Vanessa. I'm my beloved and he is mine. His banner over me, his love. Ano ba yan, Doc Vanessa? Diba? I'm my beloved and he is mine. His banner over me, his love. His banner over me, his love. Diba? Amin ha? Pakanta natin dito, Doc Vanessa. So, yun na nga atakin ng enemy sa atin. Questioning niya yung identity natin as God's beloved. Kaya pagdating sa identity, always remind yourself by God's word. Kaya ang reference point natin lagi ay hindi yung kung ano yung pagkakamali natin, yung nakaraan natin, kundi ang reference point natin ay salita ng Diyos. Kasi nasabihin ng enemy, gagamit siya ng mga tao, at itong mga tao na to ay kadalasan ay mga malalapit nating mga mahal sa buhay. Maaring close sa family natin, relatives natin, friends natin, and even in the church, no? Even the pastors. No? Even the pastors. So, kaya gusto ko i-remind sa inyo yung 1 Peter kanina na binasa natin. We are a chosen generation, sabi doon. Chosen generation. Holy people. In other words, when you say holy, you are handpicked by God, separated by the Lord, chosen holy people. In other words, ikaw ay special, no? Hiniwalay ng Panginoon at kagamit-gamit sa kanya. Yun ang gagawin ng enemy sa atin in the first place, atakihin niya yung identity natin para mawala tayo doon sa calling natin. At ano yung ginawa ni Jesus? Ano yung ginawa ni Jesus? Yan, nagaling na nga natin muna ito. Yan. Ano yung ginawa ni Jesus? Sinagot na naman, sumagot pa rin siya sa pamamagitan ng Word of God. Third time na tinempt siya ng enemy, sa verse 8, sabi dito, again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and he said to him, all these things I will give to you if you will fall down and worship me. In other words, bibigay ko sa lahat ng mga bagay nito na ibinigay sa akin, no? Freely, sabi dito, was given to me if you will fall down and worship me. Yun yung Greek translation. And then sa sabi ni Jesus, then Jesus said to him, away with you. Sinirebuke niya sa Satan. Satan, sabi niya, I rebuke you. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. So, makita natin dito na every time na inaatake ni Satan, si Jesus, anong response ni Jesus? Word of God. Kaya, ang ginagawa natin lagi dito, this sa mga ilang meetings natin dito, we always remind each one of us here to go back
to the Bible. Make the Bible our priority. Make the Bible a reference point. Hindi yung nakaraan natin, hindi yung pagkakamali natin, hindi yung sinabi ng mga mahal natin sa buhay o yung sinabi ng mga tao sa atin, even our workmates or even our parents. Sabihin ng parents natin, you are not amount to anything, or sabihin ng ibang tao sa atin na ganyan ka na lang, wala kang mararating. No. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Okay, so ang unang aatakin sa atin yung identity natin. Okay? At anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nagpatalo. Okay? Anong ginawa niya? Sinagot niya ito ng Word of God din. So mapapansin natin, nung si Jesus nag-minister ng lumabas, nag-minister siya at the age of 30. So in 3 years time, grabe yung na-accomplish niya. Why? Maraming nagtatanong, ano kang ginawa ni Jesus na hindi siya nag-appear ng ilang mga taon sa Bible? Lumabas na lang siya bigla no, pagdating ng 30 years old niya. Huli siyang nakita nung 12 years old sa temple, i-dedicate siya. So makikita natin, ano ba yung ginawa niya? Ngayon, mapapansin natin sa ginawa ni Jesus in his public ministry, puro word of God din lumalabas sa kanya. Ano ibig sabihin? Nagkaroon siya ng malalim na fellowship sa kanyang tatay. Kinilala niya kung sino yung kanyang tatay. So napakahalaga na kilalanin natin ang ating Ama sa Langit. Kasi matetest, alam niyo po, matetest talaga yung ating kung ano yung nasa loob ng puso natin. Matetest po yan kapag may mga challenges na dumating sa buhay natin. Ano yung Word of God na pinanghahawakan natin? Ano yung kanyang promises? Because God wants us to be developed. God wants us to be edified, to be strengthened. Yun ang gusto ng Panginoon. In order for us, right now, right here, right now, in order for us to help other people. Kung tayo ay weak, how can we help other people? How can we strengthen their faith? Sabi doon, sa 1 Corinthians, di ba? Sabi doon, since that we have the same spirit of faith. Yung faith na binigay sa atin ni God ay faith for everything. Kung may mga challenge sa buhay natin, for example, may challenges sa body, may challenges sa finances, may challenges sa relationship. Yung faith na yun, yung din yung tool na pwede nating i-pull out na binigay sa atin ng Panginoon at i-exercise natin. Amen? Pakinggan niyo po yung teaching ni, yung last na message ni Donna. Ang ganda po. No? And napaka sarap pakinggan kapag mga faith words yung mga nasa paligid natin. Kasi, alam niyo ba yung ano, yung last song, yung LSS, last song syndrome? 'Di ba? Alam natin lahat 'yon, ano. Sino rito yung nalalast song syndrome sa ano, sa yung kantang usok-usok ngayon, ano bang upa title niyan? Yung selos ba 'yun? kaya tao mapunta yung naririnig ko yun. Sa mga kabataan, yung sa TikTok, yung maririnig mo, tapos kaya pag may ginagawa ka na sa bahay, yun ang na sa isip ko, no, na laging nagpe-play sa utak ko yung song na yon, no. Hindi ko nakakantahin, ano, pero alam ko, alam niyo po yun. So ganun din kung kakantahin ko. Di ba kakantahin doon ni Doc? Imagine natin, no, kapag Word of God yung nasa heart natin at may mga test na dumarating, kahit anong giant pa yan, kahit ano pa yung dumating dyan na mga problema, kayang-kaya ni God. Kasi kilala natin ang ating Diyos at alam natin yung identity natin. Imagine, 3 araw pa lang nakakalabas sa land of slavery yung mga Egyptian, ay yung mga Jew, no? Tapos, sabi nila kay Moses, dinala mo ba ni Rito para ipapatay. Dinala mo ba kami sa wilderness para ipapatay? Sana bumalik na lang kami doon. Nakita natin dito yung ano nila, no? Yung mindset nila, and then yung spirit nila, yung heart nila. So hindi to ano, no? Hindi to kahit anong tignan natin, yun talaga yung heart nila. Pero ang galing ng ginawa ni Moses, no? He acknowledged God. Kasi nandun yung ano eh, nakilala niya ang Panginoon eh. At yung kanyang flesh, no, nasubdue niya na. Hindi na siya yung alam ko na gagawin ko. 'Di ba? Ililigtas ko yung aking kababayan in the arm of the flesh.
Kaya yun, no? Nawala siya sa scenario for, and then another 40 years, nagpakita sa kanya ang Lord at the age of 80 years old. Then, in a strange fire, sa burning bush, nagpakita sa kanya ang Panginoon. So, ang sarap ng ganong encounter. Anong sa encounter ni Moses at sa place ng mga Jew, makikita natin kung saan, kung ano yung laman, matitimbang natin kung ano yung laman ng puso, di ba? Si Moses, napaka-humble niya, tinawag niya si Lord. Ito, binigyan siya ng instruction ni Lord, itong gawin mo, then nahati yung dagat. Pero, on the other hand, nakakalungkot yung mga Israelites, nakita na nila yung ilang mga signs and wonders, di ba? Tapos, nag-doubt pa sila sa kakayanan ng Panginoon. Kaya, we are not after signs and wonders. When it comes to healing, don't after healing. After, go after the healer. Pursue the healer. Pursue the miracle-working God. Not the healing. Hindi yun ang ating dapat na maging focus. Kasi dapat si God ang ating maging focus. Kasi kung may dumating, katulad ng tatlong Hebrew, si Meshach, Shadrach, and Abednego. Di ba? Kahit na mamatay sila, wala silang pakialam eh. That's faith, no? May apoy. Namatay na yung magdadala sa, namatay na yung nagtapon sa kanila, di ba? Nasunog nga din. Grabe. Tapos sila, wala silang pakialam, patay kung patay. And that's faith. Sabi ko, grabe. Napaano nga ako, grabe yung pananampalataya na ito, no? Hindi man mangyari. O mangyari man, hindi kami susunod sa'yo. O King, di ba? Kay Nebuchadnezzar. Kaya, gusto ko po yung encourage na kung saan po yung ating challenges ngayon. Natetest po yan. Matetest. So, sino yung natin? Example natin, balik tayo sa New Testament. Si Jesus. Another example kay Jesus. Diba? Tinap siya ni Satan, and then another example. Another example yung mga sa Matthew 13:55-57. Ang sabi rito, "Is this not the carpenter's son? Is this his mother called Mary and his brethren brothers James and Joses and Simon and Judas? And his sisters are not all with us?" And then sabi dito, na-offend sila. Saan kinukuha ng taong ito yung kanyang nalalaman? Ang sabi doon, no? Sa Tagalog. Kasi nakaka-amaze si Jesus eh, no? Pero anong ginawa ni Jesus? Di ba? Katulad po na sinasabi ko sa inyo, it's a challenge ng enemy kung ano yung dineposit ng Lord sa atin. Maging ng ating mga nasa paligid o relatives o mahal sa buhay. It's a challenge din yan ng mga Pharisees. Tinest si Jesus ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, ng mga tao sa kanya, sa time niya, pero he never backed down. He never wavered. No? Kahit may mga ginawa ng grabbing attack kay Jesus. May flattery, may bribery, may fault finding, may criticisms. Criticism, pero he never backed down, he never wavered. Sabi ni Jesus, he put his hand on the plow and he never looked back. So kung ano yung narinig niya sa tatay niya, nagpakilala ang tatay sa kanya, na-encounter niya, na-experience niya. So, I pray na ganun din mangyari sa atin. Dahil this season also is a season, katulad din siya sabi ko po sa inyo, is a season of shaking, no? Ine-expose ni Lord yung ating mga darkness in order for us to experience tawag dito. Ano yung sinasabi ko? Bigla akong nakalimutan yung word ko. Acceleration. Kasi hindi ma-accelerate yung plan ni Lord sa atin, yung gagawin ni God sa atin kapag hindi tayo in-expose ni God sa kanyang salita ng Diyos, di ba? So katulad ngayon, ang dami na i-expose na mga hindi lang church, no? Hindi lang sa church. Singit ko lang to ng konti, no? Ito sabihin ko sa inyo, sa tingin ko hindi, view ko lang po ito, no? Sa tingin ko hindi nag-start ng mali agad, no? Mali agad yung view ni Pastor Apollo Quiboloy.
Nag-start siya sa ating ko, nag-start siya sa tama, pero nag-end siya. Siya na si Jesus. Siya na yung daan, katotohanan, at buhay. Parang ano, no? Siya na yung ama. Parang dumating siya sa point na ganun. Alam ko, hindi doon siya nag-start. Diba? So, kaya napakahalaga nung may mga nagme-mentor. Sa amin po may nagme-mentor. Kapag may mga mali kami, kinokorek kami. Ang hirap na wala nagme-mentor. Baka mamali tayo. Diba? Praise God. So, ba't ko ba nasingit yun? So, yun. Okay, so kaya sinabi ni Jesus dito, no, sinabi sa mga ano, sa mga leaders that time, sa mga Pharisees and Sadducees. If I do not do the works of my Father, believe me not. But if I do, though you believe not, because believe the work, sabi niya, that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Nagalit lalo sa kanya, no? Nabasa niyo ba yun? Nagalit lalo sa kanya kasi dineklara niya na parang sinasabi na, ha? Huh? Ilan taong ka pa lang eh. Di ba? Paano mo sasabihin ganito, ganyan? No? Sabi niya, sabi pa nga niya, di ba, I will build this, destroy this temple and I will build in 3 days. Sinabi pa ng mga tao, ha? Huh? Ilan taong ka pa lang ba? Paano mo nasabi yan eh? Hindi mo ba alam kung ilan taong ginawa yan? So, hindi nila naintindihan yung sinasabi nila. Okay. So, another, ano tayo, let's move on. Another example. Ang dami ko pala na ano rito na isulat dito. Praise God. Okay. Dito ko po tatapusin. Ito na lang. Do not worry what the devil or other people say about you. Ang importante, what God has said in His Word. Ito po ang basihan natin. Yung Word of God. Ito yung ating final authority. Ito yung ating reference point. Kaya ako sasabihin ng enemy sa'yo na ganyan na lang yung ministry mo, ganyan lang yung buhay mo, ganyan na lang yung hindi ka nagagaling, hindi ka na magiging successful, wala mangyayari sa inumpisahan mo. Hindi yung totoo. That's a lie. That's why ginagawa natin is a battle of narratives. It's a battle of truth versus lies. Tanda natin si Satan, he is the father of lies. When he speak, lahat ng lumalabas sa kanyang labi ay puro kasinungalingan. Kaya kapag merong doubts, merong darkness, you can spot the difference. Ah, hindi ito sa Panginoon. And you can easily distinguish and rebuke mo agad. No? You rebuke the devil and the devil will flee. Pero bago mo na yun, sabi ng Bible sa James is submit to God. How do we submit to God? Submit to His Word. Believe His Word. Paniwalaan po natin yung kanyang mga sinabi sa ating buhay. Amen? Kasi pag may mga bagay na dumating agad sa atin, tas hindi agad natin na-filter ng salita ng Diyos. At ito ay natanim sa atin, nag-ugat sa atin. Hanggang kahit kailan, hanggat anong panahon o oras, okay, ma-expose yun kapag dumating yung challenges. Kaya napakahalaga ng word na naririnig natin. Why? Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya pag sinabi ng doktor na ano na ito na lang yung ano mo, yung araw mo, ito na lang yung panahon mo, don't believe that. Don't believe that. Believe on the word of God. Okay? Kahit na may mga na-experience pa ng maraming mga man and woman of God or sinabi pa ng ibang mga tao na kilala, hindi agad natin yung i-embrace. Wag matatanim yung seed na yon sa ating puso. Tandaan natin, dapat salita ng Diyos ang matanim sa ating puso, hindi yung mga experiences ng tao. Ang experiences ng tao ay dapat siya yung sasabay sa Word of God. Hindi yung Word of God ang mag-a-adjust sa experiences ng tao. Kaya kung may naka-experience ng tao na hindi siya gumaling, at sinasabi niya na hindi totoo ang healing, with all due respect na lang natin yung kanyang belief. Pero
my encouragement sa bawat isa atin, healing is real. Jesus is our healer. Amen? And protection is, sabi na, hindi naman totoo nagpo-protect sa Lord. Diba? E bakit may mga war, ganyan-ganyan. No, totoo nagpo-protect sa Lord. Angels are real. Amen? Ang daming kwentong mga angels, no? Talaga naman. Sa Israel na lang, ang dami. Kahit ngayong mga war, diba? May mga narinig tayong mga Jew na talagang may mga angels na nag-exist na pinin natin sila. So, yun po yung encouragement ko sa pag-aaral po natin last week. Actually, last week yung topic. Last week, tama, last week yung topic ko. At abangan niyo po yung topic natin this May. At may mga mag-share po sa atin. Okay? So, let's pray. Tayo po ay mabusog ng salita ng Diyos. At pakinggan po natin yung ating mga kapatid after ng ating panalangin. So let's pray first. Father God, maraming salamat po sa mga salita mo na tinanim mo sa aming mga puso. Naniniwala kami na even in the midst of troubles, times of testing, Lord, you are always there for us. At na-expose kung ano yung nasa heart namin at nasa isip namin sa mga challenges na dumarating sa amin. Thank you, Lord God, that Jesus modeled the victory. He never wavered, he never backed down, but he set himself as an example, Lord God, to follow. Thank you, Lord God, sa mga apostles, sa mga brothers and sisters na narito na mga testimony sa amin upang maging kalakasan namin at hindi kami mapanghinaan ng loob na merong Diyos na totoo, nagpapagaling, naglalaan ng lahat ng pangangailangan, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pag-asa. Salamat sa iyo mga kasalita. Lord, pagpalaan niyo po ang bawat isa na narito. Maraming salamat po ito ang tunay ng Diyos sa aming Panginoong Kristo. Salamat banal na Espiritu na aming tanggapagturo. Upang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Back to you, Donna. Hallelujah. Amen, amen. Thank you, Pastor, sa iyong napakagandang message ngayong gabi. Ayun po. Sa mga